Hello, ako nga pala si Coach Rev. And yes guys, namiss ko kayong lahat, no? Sabi ko sa inyo medyo magiging busy ako this weekend. Pero yeah, I'm back again with another video. And ngayon magkakaroon tayo ng Axie Infinity Origins meta-analysis. So himay-himay natin guys, no? Yung mga tawag dun, yung meta, kung ano yung mga cards na pinaginagamit sa top 10,000, no? And yung mga runes na pinamadalas magamit. And also check din natin syempre leaderboard and check din natin yung comments niyo sa ating previous video. Pero bago yan guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel and don't forget to like this video para lagi kayong updated. So I'll try to record 2 videos ngayon para nang sa ganun by the upcoming days meron tayong reserve video. So na-miss ng video, yun lang. Ano kasi guys, medyo naka-burnout at some point. No, kapag may work, may other activities, tapos ayun, medyo busy. Marami tayo nasikaso. But of course, grateful naman din tayo kay Lord sa mga nasikaso natin. But yeah, let's go. So we have in here top, dun muna tayo sa most used runes, no? So far, ang mga nakita natin is we have the leftover potion. No? I think this is very common, pero aside from that, we are seeing a lot of pure power then. No? We are seeing a lot of pure power and then tough strike, no? So guys, medyo weird, no? Siguro hindi pa nakakapag-craft lahat, pero itong pure power gamitin siya. Pero aside from that, no? Aside from this pure power is we are also seeing poison touch and Benoki's poison. So marami nang nakakagamit marami nang poison, okay? And we also have the Way of Reptile. So makikita natin na this season, no, or this era rather, ay si Benoki yung talagang nangingibabaw. And if we're actually going to look at the cards, guys, no, or parts na ginagamit ng top 10,000, is makikita natin na majority, no, or 3%, no, at least, ay gumagamit ng Green Thorns, Small Frill, Gecko, Tiny Turtle, and so on and so forth. But the thing is, no, we can also see na medyo marami-rami yung players natin this time around. Kasi kung hihiwalay-hiwalay natin, so this time sa Green Thorns we have 6,000 players, sa Innocent Lab we have 4,000 players na gumagamit, so meaning that's a total of 10,000 players already, no? We are seeing a lot. Well, eto guys, take note, sa top 10,000 pa lang to, so meaning lalagpas tayo. Okay, so we have Poppy pa, then we have the Ronin, Little Peace, ayan. So siguro haabot tayo ng at least 30 to 40,000 noong players natin this season. Rough estimate lang. Siguro mga 20 minimum. And then, siguro haabot ng 40 or higit pa. So, that is for the rare era. And then, this time naman, we are seeing then Steel Skin. Itong Steel Skin, guys, sobrang useful nito para sa team ko. But, still not sure if pupunin ko siya. Again, di pa masyadong naglalaro. No, I am very busy this past few days, but I really love making contents, eh. I really love giving you guys updates regarding sa meta, no, and I'm glad na merong Axie.io. By the way guys, this is not sponsored, but yeah, at least, kasi, victory sana tayo, kaso, sadly guys, magsasara na si victory, so, that's a very sad news, no, para sa mga gumagamit ng victory app, but, that's life, no. Ang laki ng natulong sa atin yung victory, especially diba dati, like nakikita na natin kung ano yung mga pinaka-ginagamit, ano yung mga pinaka-meta as of this moment, diba, ano yung mga pinaka-nabibili, ano yung mga emerging, diba, doon natin nakikita eh, but that's life. And then we have the leaderboards, so check natin guys sa leaderboard natin. So sa leaderboard natin, we are seeing majority, no? Actually, hindi man sobrang majority, pero siguro mga mas nakakalamang yung tawag dun poison, pero nakakita pa rin tayo ng Topaz. Okay, now if meron kang Topaz last season, actually nung season 3 pa tayo, kung meron kang nung Topaz that time, I think viable pa rin siya this season, no? Like, kita naman natin, no, yung leaderboard, one of the leaderboard players
is using Topaz Axes, pero at the same time we're also seeing ito nga, no, yung bamboo spear, no, na ma-axes, which is quite unusual, which is something new, and which is something na tawag doon, we are really anticipating to see, no. And then we're seeing some unique combinations in here. We have this one, ito akala mo chops lang siya, but kung iaano mo, useful pala. Ito rin, di ba? In fairness, guys, in fairness, shoutout sa aso namin. Napatawal, nag-aaway sila nung gansa namin. But, yeah. In fairness, kahit na nakakita tayo ng marami-raming Vinoki and Reptile Axes, medyo diversify, okay? Diversify yung ating leaderboard system. And nakakatuwa yun, no, na yung leaderboard system natin is... tawag doon, talagang diversify na diversify. Pero, wait guys. Ano yung kulay aso? Ano? Nagwawalay. Ayun, so tumahimik na at last yung aming mga aso, which is nakakairita. No, nagre-record tayo, so need ko pa tuloy i-edit yan. So, ano oras na? 6 PM na, dapat 7 PM upload ko to. Pero going back to the topic, I'm happy na ganito yung nakikita natin. No? In fairness, merong variety. No, hindi naman siya yung sobrang isahan lang na ito yung nagdo-dominate. So, there are other teams na nagdo-dominate din. So, that is actually great news. No? Kahit nasabihin natin na tawag doon, medyo pricey syempre mga ganitong axes. But, di ba? We're seeing unique axes this season. No? In this leaderboard. And then, next is, let's go to the economy na lang din. I haven't seen this graph yet. So, we have their own Runin token. So, sa S&P price natin, okay lang. Nakadepende sa Bitcoin yung galaw. And yeah, I think consolidating pa rin tayo. So, si Ron natin is below 50 pesos. So, hopefully, makapag-consolidate siya and maibalik niya sa, you know, good pump. Ito si Ron, no? Hoping lang tayo talaga. Ang pinahope lang ako, ito guys, share ko lang. No, I mean, it's up to you. I mean, I'm not saying this for like financial advice, but you know, just my thoughts. Dito sa Ron. Talaga inaantay ko lang dito sa Ron is yung Binance listing niya. But it seems na parang lahat inaantay yun. Tapos, di pa rin siya nalalagay. Tapos yung Coinbase listing din. I think that is parang, hindi pa naman final factor na mako-consider. No? Pwede pa rin naman mako-consider yung other games na papasok. Pero, isa yun sa mga pinakamalang contributing factor when it comes sa paggalaw or pagtaas ni Ron. O, yun lang naman. Pero, yeah, hopefully, maging maayos. And then, what else? AXS, SLP, hopefully, magkaroon ng utility. And then, yeah. Now, let's check some of your comments last video. So, we have in here, sir, it brings back some old memories at the same game. May sabi ng, sabi ni Kyle Mo, o Kai Mo. Ayan, Kaimol. Ayan. So, yeah, that's actually, it's very nostalgic, no? The game of Sky Smash is very nostalgic. Really wanna play it and, yeah, badly wanna try the game. Kaya sabi ko nga eh, kahit na 10,000 SLP ang deposit dyan para malaro yung game na yan, I'll do it, no? Because I love the game. I love it. It's skill-based, tapos, yun, alam mo yun, parang mas unique yung axe mo, parang more possible ways kung paano ka atake, paano ka didiskarte. So yeah, next, sabi ni Mr. Notorious, sana supportahan yung game na yan, baka magaya sa MechInfinity. Meron akong suggest, sana palaroin yung mga axe streamers kapag may alpha test na, kumbaga sila lang muna pwede mag-access para masabi nila kung saan ba may bugs or ganyan, diba? So ako guys, nakapag-register na tayo sa alpha, hopefully malaro natin and makuha tayo. And of course, gagawa natin ng video yan, papakita ko sa inyo. Kasi, ayan o, kayo na mismo nagsasabi, diba? Childhood natin yung ganyang klase ng game. Okay, marami sa inyo, 10 years ago, like grade 5, grade 3. And ayan, ganyan yung tipo nilalaro natin, diba? Hindi tayo nakakalaro ng Dota before. Okay, ay hindi. Bago umusbong si Dota, no? Or siguro, bago si Dota. May mga mangilan-ngilan, no, since yung Dota medyo pang grade 6 eh, no, pang high level year, pang higher level eh.
Itong mga ganitong game, pang grade 3, grade 4, yan yung mga nilalaro eh. No? Now, kapag nag-grade 6 ka na, saan ka papasok sa Dota, diba? Pero yeah, going back, it's really good and hopefully, maging maganda siya. Let's have music every time. Looking forward sa Sky Smash. Ayan, hopefully nga, maging maayos si Sky Smash. No, maging fluid, by the way, yung kanyang tawag dun. Maging fluid yung kanyang tawag dun. Gameplay. Walang bugs. Tapos, maganda yung, you know, effects para mas maka-attract. Sabi ni Vincent Baidal, same preference tayo ng game coach. Ganyan na game din yung, ayan, no? Diba? By the way, Coach Rev, I don't know if sa akin lang, I think, nahihina yung audio or mic, medyo mahirap po madinig. Kaya sige, adjust natin. Adjust ko na lang, laksa ko na lang siya. Uy, grabe. Eto, just wanna share guys, nakita ko lang, 101 million na si Sparks. Si Sparks last year was like 40 million lang. Pero nag-trend. Grabe trend guys, Sparks. Share ko lang guys. And saan pwede mag-register dito, Coach? Punta ka sa Sky Smash Twitter. Meron din silang form. And sabi ni Yuki Ozawa, solid, parang wild ones lang dati. Oo, oh, no, like yung talagang, ay mo yun, tansyahan yan eh, tansyahan yan. Tapos, pwestuhan yan eh. Kumbaga, yung angle, diba? Pagalingan kayo, tumansya ng angle yan eh. Tapos, depende sa projectile nyo. May mga projectile na bumabanda, may mga projectile naman na automatic sasabog. Gaga, diba? Parang yan din natin naging, ano eh. Parang similar din siya sa Angry Birds, diba? Sa Angry Birds, parang ganun din, tatama and so on. Sabi ni Jester, good evening, Lods. Buti na pag-upload ka po ngayong gabi. Video ng isang araw pa po. Yes, oo. No, by the way, na-upload, may nagsabi lang si Vincent Baidala tayo. Not sure. Or si Jester. Sabi niya, Coach, parang naulit na to. Sabi ko, oh nga ako. Ay, shucks, kaka naulit na ka. No, nakalimutan ko palang i-download yung na-record kong video. Tapos, na-i-upload ko yung nakaraan pa. So, talagang, ayun, nagkaroon tayo ng ano dun. Problema. Pero naihabol natin ng 10 PM. Yeah. Pero hopefully this video ma-upload natin siya by 7. Yes. Sabi ni Gerald Madalig, yo, sir, late ako. Babad sa Origin. Pa-help sir, yung 3 free Axie na enhance ko naman na sila. Uy, grabe. Hindi ko naman nakukuha yung runes nila. Paano sir? Help Yugi sa rank sir. Salamat. Not sure. Pero yung iba, kapag kailan siguro fully upgraded, no? Kailan na fully upgraded mo na, tapos i-upgrade mo pa siya na final. Ngayon, na-upgrade mo na lahat ng parts. So, meron ka pa rin kailangang i-upgrade mismo na parang siya mismo yung i-upgrade mo. Double check mo siya, no? Double check mo, and then if na-upgrade mo na siya, tapos hindi pa rin na-upgrade, tawag doon, pwede mong i-reklamo yan sa Axie Discord server. No, pero double check mo. No, it doesn't mean kasi na na-upgrade mo na yung anim, fully upgraded na. As far as I know, kung di ko nagkakamali, based on my experience and the experience ng other players, pag na-upgrade mo na yung anim, para magkakaroon pa ng final upgrade dun sa Axie para ma-upgrade siya tuluyan. So, yeah, that's it. No, thank you so much sa mga nanood. By the way, guys, we have our Facebook page. PM nyo ako, ay PM tuloy. Like nyo to guys, like yung page natin kasi may mga play tayo dito. Shoutout sa admin natin, napakasipag. Shoutout kay Ende, ayan. So, follow nyo, no? Like, may mga updates tayo dito. Ayan guys, so may mga updates tayo regarding this one. And, yeah, hopefully, may i-settle natin siya and may ayos, ayan. No? Pero, yeah, that's pretty much it guys. So, gusto mo nyo ako si Coach Rev, like, comment, and subscribe.